pinagbabalik ang inyong Ultimate Travel Buddy kasama sa mga lamyerda kadamay sa hirap at ginhawa. Once again, I'm Lost One, not totally lost, but I'm here to find the newest destinations to explore for everyone. Medyo mabang intro yun, pero tara, tour ko muna kayo dito sa aming farm. And to let you guys know, andito pa rin ako ngayon sa Quezon Province, dito sa aking farm. At na magsimula nga ang lockdown until now, Oktubre na, eh hindi pa rin ako napag-travel, that's why bihira nyo mapanood yung mga travel videos ko. But anyway, may good news naman. Magbubukas daw iba't ibang mga destinations dito sa Pilipinas. Bad news, mas malaki pa yung gagastusin mo sa requirements tulad na lang ng mga tests, certificates, and kung ano-ano pa. Practically saying, this is not the year or perfect time to travel since mataas pa yung kaso dito sa Pilipinas and you're not so sure kung totally safe na talaga magpunta sa mga destinations na gusto mo. Isa pa, medyo mahal lang talaga. Pero I'm not discouraging you guys na mag-travel sa Pilipinas or mag-explore kung gusto nyo naman. Kasi in some point, makakatulong din ito sa mga locals na makasurvive sa tagal-tagal ba naman na naka-quarantine, naka-lockdown. Depende na lang sa inyo kung may pera naman kayo, stress na stress na kayo sa bahay, nakakulong. Why not? Enjoy! Basta huwag nyo na lang kalimutan na mag-ingat. At ayun na nga, since hindi ako sigurado na makapag-travel this year, so I tried na mag-explore dito sa farm at meron na nga akong natagpuan na pwede nyong puntahan. Pero bago ko ipakita sa inyo yun ang discovery ko, eh gusto ko muna ikwento kung ano ba yung nangyari nung nakaraang araw. Alam nyo ba na nagkaroon ng bagyo dito at good thing na lang, hindi siya ganun kalakas at more on ulan lang yung dala niya. Pero umulan, simula madaling araw hanggang hapon, I think more than 12 hours, that's why nag-result ng malaking baha dito sa aming town. Nadalakit kami ngayon dito sa highway, yung pagkita dun sa bahay na kami kasi hindi na makakapasok ang sasakyan kasi sobrang taas yung tubig. Hanggang bewang na dito sa loob. At dito nga sa farm, halos umapaw na yung ilog at halos maanod na yung tulay na dinadaan namin patawid. Hindi na nakakatawid na maya, hindi na nakaka-uwi niyan. For sure, bukas na bababa ang tubig dito. Kung dito nga sa bundok, napakalaki ng baha, what's more pa kaya sa mismong bayan namin? Eh halos dun din bumabagsak yung mga tubig na galing sa bundok. Alright guys, so another update. It has been 4 days nung magkaroon ng bagyo dito. At kakatapos lang ulit ng ulan. Actually, hindi siya ordinaryong ulan kasi ito yung isang panibagong bagyo. So imagine after 4 days nagkaroon na naman ng bagyo, yung pangalan niya is Pepito. And good thing hindi naman ganun kalakas yung hangin and ulan lang. And right now, pupunta naman natin yung isa sa mga falls na sakop ng farm namin. At ito na nga yun. Hindi siya ganun kaputek ngayon at so far medyo malinaw. Tingnan natin. So ayan siya. And ito pa, medyo nakakatawa kasi along the way pauwi ng bayan, may nakita kaming daanan ng tubig sa tabing highway na nagmistulang waterfalls dahil sa lakas ng tubig na dumadaloy doon. Don't know if I was aware a piece was missing. At yung isang kasama ko naligo pa. In this puzzle I used to call my life. Oh no. At kung may hindi magagandang nangyari that day, eh kinabukasan may maganda namang nangyari. At ito na ngayon na discover ko na pwede niyo ring puntahan at pwede niyo ma-enjoy sa mga susunod na buwan kapag pwedeng-pwede na talaga mag-travel at wala nang kahirap-hirap sa mga requirements. At dito kasi sa amin merong ilog, maliit lang. And yung mga napupunta natin na waterfalls na meron ding mga bato-bato is meron din dito. And layer-layer siya na hindi naman ganun kataas pero pwede na rin. May parang jacuzzi na maliit. At ayun nga, after bumaha, nalinis lahat ng mga nagkalat sa ilog. Oh, andito na kami ngayon sa Talon. Tinatawag namin Talon pero hindi naman ganun kataas yung tubig dito. Pero yan, parang sapa siya. Medyo malawak din yung parang swimming pool, natural swimming pool. Para saan yan? Pangharap yan o.
Pangarap, para mas lumalim ang tubig. So ayan nga guys, yung mga kasama ko nilalagyan ng bato yung gilid ng ilog para matrap yung water at tumaas ng konti pa yung talon dito. And effective naman. Lampos tao na yung tubig dito. Subukan natin tumalon kung malalim or... Ay, malamig pa yung tubig! Ay, hindi! Saan pwede tumalon? Baka lampos tao! Woo! O, salbi! Dapat ang talon tayo, tara! Tandem! Tatalo ko lang! 1, 2, 3!